cannot see my face. You are not able to see my face. For no man can see me and live. Yeah? Exodus 33. So man, pagkasabi niya yun, ibig sabihin, man will never, cannot, and will never be able to attain such knowledge because our powers of comprehension are very limited and restricted by our bodies. Nakasulat yung sa Simon ng Pisakin, Terakin pala. Hashem, Akadosh Baruch Hu, informed Moshe. Ha? Yung nilalaman ng sinasabi niya, in-informed si Moshe that this is impossible, sinasabi niya. Yung... Yung request mo? O yung miskin yung sinabi niya na... you're not able to see my face. Sabihin, imposible. Imposible. This is impossible because Moses' intellect was lodged, nakalagay sa matter. Matter. So finite. So any human being with the mind is matter. Lahat ng isipin niya, matter. Hindi siya mga... Hindi siya mga comprehend ng beyond matter. No, metaphysical. No, hindi. Because he was human. Yan. Behold, sabi doon, there was nothing standing between him and his comprehension of God's essence except one. Na? Nakalagay, behold, sabi sa Shemona Terakim, there was nothing standing between him and his comprehension of God's essence except one. Except one, which is the body. Human intellect. Ang tawag, divider. Human intellect. Doon ginawa sa sixth day. Joshua, pamatay lang ako. Sa sixth day yun, ay sabi, let us make man in our own image. In likeness. In our own likeness. Yun. Yun ang naka-hinder. Saka Aki, kung gusto niyong gumawa ng another God or Son of God. Dapat sinabi niya, let us make other gods in our image and likeness. Ooh. Kung gusto niyang gumawa ng talagang Son of God na si JC, hindi naman sinabi, let us make other gods. Let us make man. Let us make man. Hindi naman sinabi, let us make another God. Kasi sabi nila, nilikha lang si JC. Diba? Ba't nilang ginawang God? Diba? Ginawa naman ng Diyos ng mga tao. Yung Trinity, tatlo, it's just a matter of trying to, yung nag-create niya, is trying to elevate himself, elevate from others. Magpapakataas siya sa others kasi iba, maraming gods eh. Mga Greek, di ba? Greek sa Roman. Mga Hare Krishna, millions of gods, di ba? Greek, dami. Tinaas niya yung tatlo. Tinaas niya. Kung tatlo, Christian. Pinataas niya. Mas mataas kami, tatlo lang kami. Tatlo lang kami. Ang God namin, tatlo lang. Kayo, ang dami-dami niyo, million of gods. Dami. At yung mga hayop, ginawa niyo yung God. Ito, yun. So, sa Judaism, isa lang. Sino may mas pangit po? Isa o tatlo? Ayun, isa tayo.
niya kailangan ng assistant eh. Yung tatlo, hindi nang tulong sa isa eh. Oo, di ba? Ay, hindi ko kaya rito. Tulungan mo ako rito. Oo, di ba? Sabi nga nila, Aki, sabi ng mga pastor, yung Old Testament God, si Hashem. Yung New Testament God, si Jesus. Tapos itong modern God, Holy Spirit. Ngayon, oh, kaya tatlo. Oo, kaya tatlo. Kaya mayroon God the Father. Father yan naman. Old Testament. Old Testament. Father. Son dun sa, sa New Testament. New Testament. Ang Holy Spirit. Yung modern, yung church age. Church age, Holy Spirit. Oo, Holy Spirit na ngayon. Kaya tatlo. Tatlo. Grabe. In a sign. Kaya dispensational eh. Okay. So yun ang nakakahinder sa ating intellect. Pa-comprehend kaya siya. Understand kaya siya. Because of intellect. Human intellect. Yun ang let us make part of our intellect. Jose, at that time, became aware of God's ways. He made his qualities, attributes, one hand. The other hand, one hand, since qualities are united, united, ekat, qualities, di ba? With him, one with him, ekat, with him, one who knows God's ways. Pag alam mo yung mga ways ni Hashem, which is most of the time you might be wrong, di ba? Kasi you always have your own way. Pero sabi niya, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts, di ba? Kaya hindi mo siya maintindihan. Kasi ang ways and thoughts mo are different from him. Kaya gano'n. Ngayon, kung sino man ang nakakilala doon sa ways ni Hashem, dapat wala na sa iyo, wala na sa iyo yung ways mo. Oo, yung mawawala. Dapat wala na yung sa sarili mo yung ways and thoughts mo. Lahat dapat ng ways mo and thoughts are Hashem's ways and thoughts. Kaya kailangan makilala mo talaga siya. Pag-aaralan mo talaga. Kesed niya, yung attribute niya, yung liburo. So by understanding the qualities of Hashem, which is ten sefirot, di ba? Hukma, bina, daat, no? Kesed, liburo, tepere, netsapo, yuson, malko. Yun, pag-aaralan mo isa-isa yun. Di ba? Kagaya ng Ang tingin mo kasi subjective ka eh. Subjective ang tao ng kinreate eh. Oo, di ba? Kaya hiwa-hiwalay eh. Hiwa-hiwalay yung ano. Laging subject sa culture, di ba? Oo. Sa look, so, sa kung ekad siya, ekad, dapat ang pagtingin mo rin sa kesed pa lang, ando na rin ang kukma binadaan. Oo, yung siyam, ando na kakabit ando yung siyam. Ando na siyam lagi. O, ganun yun. Di ba? Paglipat mo dito sa Gibura. Gibu, hindi, sa Bina, Bina. Nandun lahat yung siyam. Nandun na rin yung siyam. Ekad na eh. Hindi siya pwedeng hiwalay. Oo, hindi pwedeng pumilos na mag-isa. Hindi, hindi pwedeng. Na gusto ko, ano lang ako, mercy. Hindi, hindi pwedeng. Pag, eh, laging considered, kinukonsider lagi yung siyam. Oo, siyam lagi. Pag kilos mo ng, pag gamit mo ng wisdom, ando na yung siyam? Ando lahat yung understanding. Hindi. Oy, teka mo, nasan yung ano? Nasan yung binagat? Oo, iniisa-isa niya. Nasan yung, dapat may tiperet yung desisyon ko na to. Meron tong yesod. Lahat yun, nando. May malkot dito, may yesod. Eh, kaso. So, ano, ang galing, ano? Ay, alam, ang problema. Hindi tayo yung kad, eh. Subjective tayo, eh, no? Subjective. Kinakanta lang natin. Diba? Kailangan natin kaya inuulit-ulit natin. Kaya kailangan natin. Ganun pa man, kahit na
kita mo, hindi sinabi na ano, na pagka na-perfect mo ito, eh, God ka na. Hindi pwede, hindi, di Diyos ka na. Si Moses nga, hindi niya na-perfect. Hindi. Eh. Grabe. Matindi. Grabe. So, all qualities, yung Sipirot are all equal. Equal. United with Him. One. So, one who knows God's ways, not your ways, not human ways, but God's ways. Diba? Doon ba sa God's ways, doon sa sampu, meron kang nakitang negative? Wala, parang positive lahat eh. Okay. Thank you.
question lang kay. Paano yung mga Talmid ka? Anong pagkakaiba nila sa atin? Talmid ka? So, bakit nila naiintindihan si Hashem? Wala kang mga kaibigan si Hashem. Ibig sabihin, bakit sila merong wisdom kaysa sa atin? Human wisdom nyo. Hindi God's wisdom. Human wisdom. Meron silang alam. Meron. Alam mo kung pa sila sa atin? Volume. Yung volume ng volume. Pinag-aralan. Hindi araw-araw sila nagigimara eh. Ulit-ulit. Pero, hindi pa rin. Diba parang yung kayot, hindi pa rin nila maabot. Kayot na yun. Pinapakas na yun. Wala na yun. Eh tayo, isim pa lang inaabot natin. Magaan na ibagiya. Diba? Kaya alam mo sa maging higher level, tao, doon yun, dami na mga pagkakala ang experience. Dami niya alam. Dami na lang. Dami na lang. Kasi yun na lang mga sources. Volume niya ang tao. Volume. Pero ganun pa man, hindi niya pwede. Hindi na kaya. Makakilala siya sa mga puto siya sa mga. Hindi niya pwede sabihin, mas kilala ko. Wala. Wala. Basta sinasabi lang ng mga rabbi na this rabbi is a big rabbi, gano'n lang yung sabi nila. Yung volume ng kaalaman. That's it. Ito naman siya sa malaking experience, maraming experience. Na maraming libro. Okay. Eh, nabukto siya yan. Panahon pa ng 1967, 6 day 1. Ando na siya? Doon na nabukto siya. Doon na nabukto siya. Nagdawa rin yan. Yes. Nag-aaral na siya. Nag-aaral na. Experience na yun. Ibang experience. Meron nga siyang kaibigan. Talit na kaibigan. Rabay din. Kaya sila nagkaibigan. Kasi panay ang debate nila. No? Debate. Araw-araw. Nagsisigawan na sila. No? Eh, hindi na rin pangarap. Mali ka dyan. Mali ka dyan. Mali yung view mo. Pero kayo yung principal. Pagkatapos ko. Alay ka kayo tayo. Ganun sila. Naparehong tama. Lagi silang parehong tama. Maganda nga yan kasi lumalabas yung mali. Parehong tama yun, ha? Hindi, mali ka, tama ako. Sabi niya, hindi, mali ka, tama ako. Pareho tayong tama. Pero hindi na sinasabi pareho silang tama. Pero lumalabas, pareho silang tama. Ano yun? Naintindihan mo yun? Ang highest description, kasi wala namang description. Pero according to human being, the highest description para ma-describe si Hashem is for us human beings to be able to have distinction. Distinct siya sa'yo. So, paano mo laman kung distinct ka siya sa atin? Paano? Siyempre, yung kinasabi mo na your ways are not my ways, higher than my ways. Your thoughts are higher than my thoughts. Yes. As the heaven is higher than the earth, so is your ways higher than my ways. Your thoughts higher than my thoughts. Magkaiba na kayo doon. May distinction. Oh, di ba? May distinction. Pero sabi dito, lahat ng yung perfect kasi siya, tayo sa atin, less perfect. Pag sinabing less perfect, yung kahit na anong attributes ang gamitin mo. Okay? No, mercy. Sensitive, whatever, no? Or qualities that are found in other entities, whatever, knowledge of these ways does not create distinction. An absolute distinction. Does not. It doesn't mean an antenna mo, his ways are not my ways. Not my ways. His thoughts are not my thoughts. No. Does it
create a distinction? It will never create a distinction. Diba, yung sinasabi mo yung understandable distinction, comprehensible distinction. Sa atin, sa human being. Kumbaga sa atin, wisdom. Oh. Wisdom niya, wisdom natin. Wala talagang distinction kasi hindi natin maintindihan eh. Wala eh. Hindi natin ma-describe yung kanya eh. Yung pagkasabing your diba? Thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways. Para sa atin yun eh. Oh, yung my ways, alam natin. Yung ways niya, hindi natin ma-distinguish eh. Walang kinalaman yung ways niya sa atin. Nakawa mo yun? Walang kinalaman. Oh, pag siya, itong taon to matalino. Tapos sabihin mo, ang Diyos matalino. Wala, mali ka ron. Malabo. Mali yun. Hindi siya matalino. Kasi pantao lang yung salitang matalino. Kaya, physical, oh. Physical daw. Okay. Ang galing, ah. Diba? Kaya hindi siya matalino. Siya, hindi siya matalino. Ay, mali yung God is good all the time. Mali rin yun. Sabi ni Don Moe yun eh. Wala. God is good all the time eh. Oh, hindi naman siya good all the time eh. Pag sinabi mo kasi, pag sinabi mo, is good all the time, may implication yun na is bad all the time. Kaya hindi pwedeng gamitin. Wala bro, doon sa Bible, wala nga pwedeng gamitin. Puro anthropomorphic. Oo, no, puro anthropomorphic. English pati. English pati. Yung Hebrew nga, hindi sufficient eh. Wala. Holy tongue na yun, ha? Oo. Hindi po siya pwedeng, hindi po siya pwedeng tanongin siyang, hindi po siya pwedeng tanongin kung ano po siya, hindi po siya, hindi po siya, pwedeng tanongin yung character niya. Maawain ka ba, ganon? Tatanungin mo siya, maawain ka ba, Hashem? Hindi nyo masasagot yun kung anong karakter mo niya. Yung Bible mo sabihin, pag tinignan mo isang tao, hindi mo alam ang karakter. Ganun? Hindi, si Hashem. Si Hashem po. Pag tinanong daw tayo, hindi natin masasagot. Kasi nga, hindi natin siya kilala. Sino magtatanong sa atin? Mga tao. Kami meron po nagtanong. Mga tao? Mga tao, tatanungin. Pag meron po sa pag iba, yung... Nagtatanong. Hindi, anong ang tatanong? Hindi po pwedeng tanong. Kaya hindi po pwedeng tanongin ano tayo. Siya, sino siya, yung wawi, ano. Sino siya, ano siya, gano'n? Oh, ang Hashem. Yung tanong na sino, pag sinabi mong sino, tao yan eh. Oo. Oh. Hindi pwede. Naman sa tao eh. Kung ba't tatanungin mo ng sino? Mali yung tanong. Pag sino? Pag ano, mali rin. Mali rin yung ano, hindi naman siya ano. Ano ba ang Diyos? Mali rin, hindi naman siya mabagay eh. Hindi naman siya ano ba siya? Sabi ko po sa school eh, sabi yung nag-teacher ng sister, o ano, kung sabi yung teacher, nakita ko ang Diyos. Sabi mo, ma'am, ano, yung sabi ng class, ma'am, ang alam ko na ano, ito sa TV. Sabi yung isang nakita niya sa TV? Oo, yung klase ko. Nakita po tayo sa TV yung Diyos. Diyos. iba na may sinasabi ng teacher. Sabi po din, nakita niya daw sa uli ng tao. Kunyari, mabait yung ginawa niya. Mabait rin siya. Nakita yung Diyos sa tao? Oo, sabi naman po ng Nakaklase mo, nakita niya sa TV? Oo. Pareho silang mali. Diba? Pareho silang mali. Oo. Nakita mo na sa TV. Hindi mo nakikita ang Diyos. Wala na mamukha ang Diyos. Sibisi na yun. Nakita sa TV. So, knowledge of this ways, of His ways, does not create an absolute distinction between God and all other entities. Knowledge, ha? Of this. Eh, alam ka na. It cannot.
make a distinction between God and all other existence. Pero itong idea na ito cannot be understood by anybody, just anybody, common tao. This must be, kaya nga one-on-one tayo eh, depending on, selected you lang. Mahirapan, miskin na si Tron, di niya kaya ito. Oo nga po, nakita ko nga. Mabigat po. Yung Lumiere Pack na sabi niya, parang sinasabi niyang mali kasun sa ano mo. Sinasabi mo. Yung pagkakaturo mo, bakit daw yung nagtuturo ng parasya? Bakit daw puro metaphysic, puro... Tuturuan niya pa ako ng hindi ba? Dapat ituro. Ganun ba? Sino siya? Para turuan ko. Pilit ka niyang binababasa, magparasya ka daw. Grabe na. Bakilin niya. Hindi niya. Mag-aral siya ng parasya. Sabi ko sa kanya, mag-aral ka ng perke about bro, kasi nandun lahat ng instruction kung paano ka makikinig sa teacher. Wala talaga nga niya eh. Walang alam, bro. Gusto niya kong mag-bans. Oo nga eh. Kaya binanatan ko siya ron eh, doon sa Cubao. Namumulot siya ng basura. Yun lang yan eh. Siyempre siya ng pag-banat dyan. Ito mo, hindi na bumito. Kasi internet kasi, yung karatingin sa internet, si Rabay ganito, Juan de la Cruz, si Rabay Pepe, si Rabay Pedro, ganyan. Kinig ka ng kinig, napulot ka ng pulot, di ba? Eh, ito yung teacher mo, buhay na buhay, ba't yung ko sa internet titingin, di ba? Puro basura yun, hindi mo naman kilala yun eh. Ibig sabihin, hindi ko lang kung hindi ko siya sinigay at ko, parang hindi ko natin. Parang ganun. Parang ganun. Yung, tinatanong nga siya eh. Hindi mo pwede masagot ka ng internet eh. Hindi mo pwedeng rabay ang ano. Hindi naman pwede mamilang tao.